Umakyat naman sa 5 ang mga naitalang patay sa malawakang baha at pagguho sa Davao de Oro. Kabilang din sa umapila ng tulong ang Davao City Hall. Nakatutok live si John D. Estema ng GMA Regional TV 1 Mindanao. John D.? Mel, hindi makadaan yung mga motorista matapos gumuho sa kalsada ang malaking bahagi ng lupa sa Makati City, Davao Oriental. Nanawagan naman ng tulong ang mga nasiraan at nawalan ng bahay. Malaking bahagi ng lupa sa kalsada ang gumuho sa barangay Tagabakid, Makati City, Davao Oriental. Kaninang umaga, idineploy ang mga heavy equipment para sa clearing operation. Ang mga stranded na residente pilit na sumiksik makadaan lamang sa makitid na kalsada. Sa Kadugay ni sa Kadugay, mga 1 day or 2 days pa ni. Sa barangay Mayo, isa sa mga nawalan ng bahay, si Nanay Carlota na umaapila ng tulong. Dito yung karong mo, wala na mo. Dito may saka sabitang, dito na silong pod may tulok pod. Nagtindog na may, wasa napitang mayo na among kuha, dito na pod may. Yung siya ikatulugan ninyo? Dito, sa mga dapin-dapin, mga bata na mong isipte. Ganyan din ang sinapit ni Tatay Ranel sa barangay Tagabakid na nawalan ng bahay matapos gumuho ang lupa na kinatitirikan nito. Itali na ako na. Itali pa ni mo yung balay? Oo. Unya? Dito, hasta po dire. Pagbati na mong pagkagabi, na, nagigong ko, linog man ang balay. Maoriam. Wala na. Wala na di ay. Pinuntahan na ng LGU ang nasirang tulay sa lugar. Nag-request na rin daw ang provincial government ng tulong sa Philippine Air Force na gamitin ang kanilang air assets para maihatid ang relief goods sa mga na-isolate na mga residente. Sa ngayon, patuloy ang validation ng Davao Oriental LGU sa kabuuang danyos ng baha sa probinsya. Sa Davao City, lumikas ang ilang residente matapos sumapaw ang Davao River bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Dala-dala ng mga residente ang lumusong sa baha upang lumikas ang mga gagamitin nila habang nasa evacuation center. Ang ibang residente, lalo na yung senior citizen at may dalang bata, isinakay na sa rescue boat ng BDRRMO upang makalikas. Dahil baha pa rin, maraming motorista ang napilitang humihinto muna sa bahaging ito ng Tagum Highway sa Davao del Norte. Sa lakas ng agos ng tubig, kahit mga bus, hindi makadaan. Ang mga stranded na inabutan ng gutom at uhaw, umaasa sa mga nagtitinda ng pagkain at inumin sa kalsada. Halos ganito rin ang usad ng trapiko sa Bunawan, Davao City dahil sa baha. Ultimo ilang subdivision sa Buhangin District ng lungsod, pinasok ng tubig. Bagamat unti-unti na yang humuhupa. Ang mga binaha naman sa Santo Tomas, Davao del Norte, kinakailangang hatiran ng tulong ng munisipyo. Umaapilan na rin ng tulong ang LGU para sa libo-libong pamilyang apektado. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa Mukayos sa Davao de Oro. Stranded din ang ilang motorista at lubog sa tubig ang maraming bahay at taniman. Wala rin daw kuryente sa ilang lugar. Sa panayam ng GMA Superadyo Davao sa Information Office ng Lokal na Pamahalaan ng Davao de Oro, 6 na ang naitalang nasawi sa pagbaha at mga landslide. Patuloy ding hinahanap ang mga nawawala. Mel, base sa initial report ng Office of the Civil Defense Region 11, umabot na sa 72,000 na pamilya ang apektado, habang 5 na ang patay at 7 ang sugatan na naitala lahat sa Davao de Oro. Missing pa rin ang magkapatid sa Caraga, Davao Oriental na pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Pichon. Mel. Maraming salamat sa iyo, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao.